So, nasabi ko na ho kanina, dapat yan day 10. So, sa mga nakikinig ho sa atin, dapat yan more or less 1 week after natin magregla. So, 1 week after natin magregla, for example, maliligo na kayo. So, syempre, wala na kayong suot nun, ano ho? Harap ho muna kayo sa salamin. No? So, lagay niyo yung kamay ninyo sa bewang bago kasi tayo magkapa, inspect niyo muna. Ano ho yung mga titignan natin dyan? Nagbago ba yung shape ng breast ninyo? Nagbago ba yung kulay? And then, try nyong itaas yung kamay nyo or try nyong mag-bend forward, lean forward. Dapat yung breast nyo sasabay, di ba ho? Pagtaas nyo na kamay nyo, dapat yung breast nyo will also go up with your arms. Pag mag-bend forward, dapat medyo maglalawlaw din ho yung breast, di po ba? Kasi pag hindi gumalaw, ibig sabihin baka nakadikit sa dibdib natin, there might be something wrong, no? Kung dating gumagalaw, tapos hindi gumagalaw. So, after ho nun, so, di dapat chinek nyo na yung kulay, no? Tsaka kung mayroong ibang mga pagbabago. We go now to yung talagang pagkakapaho. We start with the nipple. Press nyo lang gently, no? Siguro isang press lang ganyan, dalawang press. Tingnan nyo lang ho kung may lalabas na discharge. Kasi kung hindi kayo nagpapasuso or ano, no? Hindi ho dapat yan magkakaroon ng discharge. But yung mga minsan meron kasi parang mga whitish, no? That's usually debris lang ho, cellular debris. That's okay. Yung parang gatas, no? And then, so after nyo yun maano, kunwari, examine nyo na ho yung inyong right breast, yung inyong kanang kamay, lalagay nyo sa likod ng ulo ninyo, no? Sa hawakan mo ninyo yung batok nyo. Tapos yung left nyo hong kamay, yung tatlong fingers, iikot ho yan from the nipple towards the areola, pabilog ho hanggang dito ho sa may kilikili. Actually, kung saan nagmi-meet yung kilikili tsaka yung breast, no? Not exactly dun sa may hair, yung titubuan ng hair. It's actually yung uka doon, yung may palalim ho doon, no? So, i-check ho ninyo yan. At tas, hanggang aabot ho dito sa leeg natin. So, kung meron kayong makikita ho dyan na bago... Anong parte sa leeg ang kinakata? Dito ho, sir, sa supraclavicular. Kasi sometimes, sir, yung patients, malalaki yung breasts nila, mahirap po talaga yan kapain eh. Pag malaki yung breast, ang unang mapapansin, kulani sa kilikili o di kaya kulani dito. So, although sa Pilipino hindi masyadong uso kasi hindi naman din usual yung malaki ng breasts. But important na kasama ho yan sa examination. Pag examine ng three fingers, paano ba? Gano'ng kadiin? Gano'ng ka? Gentle lang, sir. Kasi yung ibang nangyayari, Dok, may nakakapa ako. Sabi, tapos sasabihin namin, sige nga, turo ninyo. Kinukurot, parang kinukurot nila yung laman ng breast nila. Kumbaga, ganyan lang, sir. Tapos, if you feel nyo, parang yung three finger pads nyo, no? Yung second, third, and fourth digit nyo, yung finger pads, titignin nyo kung may gagalaw-galaw dun sa ilalim ng three fingers nyo. Tapos ganun, mahirap po sa una kasi bukol-bukol talaga yung breasts. Mm-hmm. Pero kung yun nga, kung memoryado nyo, medyo mapapansin nyo kung may bago or hindi.